Alright, shout out po mga kababayan po natin at isang mapagpalang araw po sa ating lahat sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan, mga kababayan po natin. Ang sinabi niya sa mga kababayan po nating nasa Japan, maganda na ngayon ang sitwasyon sa Pilipinas. So yun ang caption mula sa RTBM yan, mga kababayan po natin. So ito ay pinost ng News 5, mga kababayan po natin. Ngayon kung bakit po tayo natuwa pa lang sa pagpasok natin sa video na ito, kasi itong si Banat Bay ay binanatan din si PBBM. Ang sabi niya sa post ng TV5, mga taga Japan, huwag kayong maniwala. Hindi sa ayaw namin umayos ang Pilipinas, pero ang realidad, hindi totoo na maganda na sitwasyon. Nagbalikan na ang mga maliliit na krimen, nagbalikan na ang smuggler, nagbalikan na ang mga kurap sa gobyerno. At tinanggal ang mga matitino, ang taas ng inflation, ang mamahal ng basic needs. Baka ang ibig sabihin ni PBBM ay maganda na ang sitwasyon ng mga oligarch. Patay tayo. Patay tayo dyan, mga kababayan po natin, sa tirada ni Banat Bay. Kayo po, ano po ang inyong opinion sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maganda na ngayon ang sitwasyon sa Pilipinas? Ito ba ang sinabi ni Banat Bay? Kayo ba ay nag-a-agree po dito sa mga sinasabi ni Banat Bay? At ano naman ang naging komento? I-like muna natin yan. At ano naman, i-share na rin natin mamaya. Ano naman yung naging komento? Okay. Nang ilang kababayan po natin. So, isa-isahin natin. Dito tayo magsimula, ha? Okay. Sabi niya, ang ibig po sabihin ni PBBM ay maganda na ang sitwasyon niya sa Pilipinas. Yun lang po yun. So, yun umano ang sinabi, ha? Medyo bitin tayo dito sa pagpost, ha? Ito na lang, okay? Ang ibig sabihin, maganda na ang sitwasyon ng mga kaibigan, kapamilya, mga oligarki at mga drug lord, addict at mga kriminal. Back to business na sila. Yun ang gusto niyang sabihin, na budol talaga tayo. So, parang lahat ata na audience ni Banat Bay ay pabor, mga kababayan po natin. Pero syempre, may kukontra dyan. Sabi niya, nagsalita ang mga ipal, patunayan mo. So what, may problema ka? So dito medyo nainis itong isa, okay? So hayaan na natin yan. Dito tayo sa mga nagko-comment. Kanya-kanyang opinion yan . Kung anong opinion mo, ilagay mo na lang dyan. Huwag ka na makipag-away, okay? Kasi gano'n talaga, hindi tayo pare-pareho ng opinion. Paano kumanda ang Pinas? Ipuro korap ang nasa gobyerno. Magkamag-anak pa. Iwan. Ayan, yun ang sabi naman. Sinayang mo tiwala. Tiwala, mang Pilipino, lalo mang hirap. Ang hirap na, parang nabulol ako doon. Totoo lang, hindi talaga maitago ang nangyayari ngayon ng Pilipinas dahil masyadong mahina daw si Pres ang ating Pangulo, kaya kulang sa pamaraan, hindi katulad ni Pres. Yung Pres na sinasabi niya. Gawa talaga ang susunod na henerasyon. Aba, nakita ko dito si si Ros Belia Vargas ay taga-depensya sa dito, mga kababayan po natin, ha? Ayan, sabi niya, ha? Mahina pala, hindi ka napalitan mo, baka gumanda ang Pilipinas at hindi kawawa ang susunod na henerasyon kung ikaw ang mamuno. So, si Ros Belia Vargas, ha? Siya yung taga-depensa dito sa mga bumuboljak, mga kababayan po natin. Nabuwayan na. Ayan. Maganda at maayos na talaga buhay ngayon ng mga Pinoy dito sa Pilipinas dahil parang ginto na ang halaga ng mga bilihin, sibuyas, itlog, asukal, asin, toyo, sardinas, lahat ng mga basic needs natin may hirap, lalo na bigas, 50 na kilo, ganyan na kaganda ngayon sa Pilipinas. So, yan po ang ilan sa mga komento. Marami pa. Maganda na, bumalik na lahat business ng mga drugista. Ayan, maraming mga komento dito. Halos lahat na... meron pa dito, sinungaling ka. Maganda para sa mayaman, pero sa mahirap, mas lalong mahirap mismo. So, nakita natin, mga kababayan, ito, actually, itong mga...
Itong mga pangbabatikos, dito pangbabatikos eh, mga kababayan po natin. Ito ay opinion ng taong bayan ano, na dapat nakikita ng ating Pangulo din ano. Kasi pag hindi niya nakikita yan, pag hindi nire-report ng kanyang mga tauhan dyan sa Malacañang, itong mga hinaing, mga saloobin ng taong bayan, ay hindi makikita ng ating Pangulo. Kasi alam mo kung bakit hindi nakikita ng ating Pangulo, ipapaliwanag ko lang ha. Kasi unang-una, mataas umano yung ating ekonomiya. Magkano pa tayo? Umangat po tayo ng 7%+ ang ating ekonomiya, di ba? Napasama pa tayo sa top 3 BIPs sa pinakamagandang ekonomiya sa Asia, mga kababayan po natin. So hindi 'yon napapansin ng ating Pangulo. Hindi niya napapansin. Pero itong mga maliliit na mga kababayan po natin na araw-araw na may malingki, araw-araw kumakayod, para may pambili nitong mga pangunahing bilihin po natin na napakamahal. Talagang ramdam at hindi ramdam ang sinasabi ng ating Pangulo na pagtaas ng ating ekonomi. Tama po yan, mga kababayan po natin. Na I think kailangan talaga tutukan ng ating gobyerno. Eh baga, nasa ano na ba ngayon, February. So mag 8 months na yung ating Pangulo. So mayroon pa tayong mahigit 5 taon na aantayin kung kaya ba pababain ng ating Pangulo yung bigas, yung mga pangunahing bilihin. Okay, hindi man pababain kasi actually mahal talaga. To real talk po tayo. Totoo lang, mahal talaga ang bilihin kahit saan man sa buong mundo. Pero I mean, dapat stable lang. Huwag talaga umangat na sobra-sobra. At dapat yung kriminalidad sa ating bansa ay hindi rin pabayaan. I mean, dapat masugpo at makontrol ng ating kapulisan. Drogista, kriminalidad, dapat makontrol ng ating gobyerno, mga kababayan po natin. Kasi anong silbi ng sinasabi ng ating Pangulo na mataas ang ating ekonomiya? Maganda na ngayon ang sitwasyon sa Pilipinas. Yan kasing binabasihan ng ating Pangulo. Mataas umano yung ating ekonomiya, kaya gumaganda yung sitwasyon ng ating ng Pilipinas. Yun ang kanyang basihan. Pero hindi niya tinitingnan kung anong hirap ngayon para sa mga kababayan po natin ang nangyayari na sobrang mahal ng bilihin. So kahit sabihin pa na ang pagmahal actually ay buong mundo naman eh. Totoo yan, buong mundo. Pero yung mga claim na ganito na maganda na ngayon ang sitwasyon sa Pilipinas, parang hindi ata napapanahon para sa ganitong sitwasyon na sobrang mahal ang bilihin sa ating bansa. So kung ano man inyong komento, ano po ang inyong mga opinion, so pwede nyo ilagay dyan sa ating comment section. Maraming salamat muli at paalam.